Magandang araw sa atin lahat. Binabati ko kayo ng buwan ng mga katutubo at buwan din ng mga museo at gallery ngayong buwan ng Oktubre. So ngayon araw ay tatalakayin natin ang ugnayan ng kultural na malayuning komunikasyon at gayon din ang mga pamamaraan na naibahagi sa Cool Ed 207 o Media-Based Cultural Documentation. At susubukan din yung ugnay natin ito sa kasalukuyang konteksto ng edukasyon na naapektuhan ng pandemya at nagkakameron tayo ng mga paglipat o migration sa mga bagong platform katulad nitong synchronous na sabayan natin na ginagawa. Minsan sa isang linggo sa klase natin sa Communication Elective 3. At pagminsan-minsan naman ay gumagawa din tayo ng mga kagaya nito mapapanood nyo na asynchronous naman na klase. Kung saan ay ang mga estudyante ay maaaring gumawa ng mga aktibidad kahit hindi kasama mga guro sa sarili nilang panahon at sa sarili nilang espasyo. So hayaan niyo akong ibahagi ang naging resulta ang kinalabasan ng ating retooling sa pangunguna ng Pambansang Komisyon sa Kultura at Mga Sining o NCCA at ng Philippine Cultural Education Program o PISEP noong nakaraan lamang na Agosto, ikatlo hanggang ikapito ng Agosto. At ang naging pagpadaloy natin ay walang iba kundi ang may akda din ng ating textbook sa malayuning komunikasyon, walang iba kundi si Joseph T. Salazar ng Pamantasang Ateneo de Manila. So hayaan niyo ako na ipahagi din ang ilan sa mga naging output ng ating mga graduate diploma in cultural education ng mga teacher scholar sa ginawa nila na video para magkameron tayo ng idea kung ano ba ang inaasahan natin pagkatapos ng 14 na linggo sa COM Electri o Cross Cultural Communication para sa BA Communication third year. Ngayon na first year natin na nasa new normal. So kahit naabutan tayo ng pandemya noong nakaraan na semestre, ito ang unang semestre na para nagsisimula pa lang tayo ulit. At ang unang natin na ginawa noong first year pa kayo, mga BA Communication 3 na ngayon, ay ito yung subject natin, yung malayuning komunikasyon. At naibahagi ko na sa inyo yung libro ni Joseph T. Salazar. At ito yung ginamit natin na textbook. So meron naman bago. So hindi lang malayuning komunikasyon, kundi kultural na malayuning komunikasyon. At meron din mga bagong pamamaraan na pwede ko maibahagi sa inyo na binahagi din sa amin ni Dr. Salazar noon nakaraan na Agosto. So simulan natin na pasadahan muli kung ano yung mga ginawa noon nakaraan sa malayuning komunikasyon na retooling. So ibabahagi ko sa inyo ang mismong mga slide na galing sa retooling, galing sa NCCA at PISEP. So ito yung slide ni Dr. Salazar mula sa Ateneo. At makikita natin na yung mga mag-aaral ay talaga nasa classroom pa. Eh ngayon, ang ating classroom ay mas malawak at walang oras. So kahit anong oras ay maaari nyo itong mapanood basta meron kayong data at meron kayong load. So pag nawalan ng load ay di magpapa-load na lang uli. So ngayon ay naatasan ang mga guro na magsagawa ng mga gawain na kaugnay ng bago nating sistema sa edukasyon. Kung ang DepEd ay merong blended learning, sa kolehiyo naman ay pinapatupad ang flexible learning. So sa Marinduque State College ay pinapatupad na ito at ngayon ay nagpa-facilitate na tayo ng mga flexible learning na mga modality. At subukan natin na ilapat itong kultural na malayuning komunikasyon sa ganitong konteksto. So kunin muna natin yung malayunin. Ano ba ang layunin bilang bahagi ng malayuning komunikasyon? So kunin natin, ayon kay Dr. Salazar,
ang konsepto at isa lang natin to sa mas critical na lente. So, malayunin bilang konsepto. So, para maging critical, kailangan natin magtanong o mag-raise ng mga issue o mga concern kagaya ng paano ba maaring dagdagan, punan, angkupin, baguhin, at labanan kung kinakailangan. Ano ba yung purpose? Simple ba na translation o salin ang malayuning komunikasyon ng purposive communication? So meron yung question mark sa dulo. Yun yung pwede natin dagdagan, punan, angkupin, baguhin o labanan. At kung kinakailangan ay pwede natin gawin yan isa-isa o sabay-sabay o lahat. So move tayo. So malayuning komunikasyon at kalamang historical, colonial at local. So maswerte tayo na sa Marinduque ay umabot tayo sa 100 taon at pinagdiriwang natin ang centenario ngayong taong 2020. At meron yang kasaysayan at dumaan din tayo sa proseso ng kolonyalismo at doon tayo nagkameron na sarili natin identidad, yun natin lokal na katangian. So yung Pilipinas bilang lunan ng globalisasyon. So kahit tayo ay lokal, tayo din ay global. At ang bansa natin bilang bahagi ng kasaysayang global. So sabi nga ni Benedict Anderson ay meron early age ng globalization at ang Pilipinas ay nasa gitna na nito. At ngayon, 21 siglo ay nasa yugto na tayo ng late na globalisasyon o kalakalang pandaigdig. So ang kasunod na bahagi ay ano ba yung malayuning komunikasyon sa Filipino? So iba pa ba ito sa purposive communication? So bilang resulta ng bagong bihis na Agile Education Program, isa yung purposive communication at iba pang subject yung malayuning komunikasyon na kabilang at pumalit sa mga ibang kurso sa kuleyo katulad ng Filipino, kasaysayan at ng panitikan. So ang kaalamang Pilipino bilang kaalamang global. So pag sinabing kaalamang Pilipino ay dahil nasa gitna ng pandaigdigang kalakalan ay maaari na rin itong ituring na kaalamang global, hindi lang lokal. Ang malayuning komunikasyon ayon sa CHED Memo number 20, 2013, sa pahina 6, ang malayuning komunikasyon ay pagsusulat, pagsasalita at paglalahad para sa iba't ibang madla at iba't ibang layunin. So medyo generic yung pagpapakahulugan dito. Kaya nga naman tayo nasa mas mataas na antas ng edukasyon para mahimahimay natin ito yung mga nakapaloob sa mga panipi. So pagsusulat daw, pagsasalita at paglalahad. So ito yung proseso ng komunikasyon at meron din tayong konsepto ng iba't ibang madla. Ibig sabihin, pwedeng iba yung pinanggalingan o pinagmulan ng impormasyon at meron din siyang ibang pupuntahan. So merong sender at meron din receiver kagaya ng mga modelo natin sa komunikasyon. At tinitingnan din natin kung ano yung intention o ano yung layunin. So ano yung layunin ng ano yung purpose na nagpadala o naglahad ng impormasyon at ano naman kaya ang masasabi ng tumanggap. So basta na lang ba tinanggap yung komunikasyon o impormasyon o pwede siyang bumalikwas o tumaliwas dun sa sinasabi sa kanya o nilalahad sa kanya o binibigay sa kanyang impormasyon. So isa sa mga tagapagtaguyod ng K-12 na sistema, naging guro din natin ito sa pamantasang De La Salle at ang kanyang pakahulugan ng purposive communication ay maaaring matagpuan sa klasikong akda ni Naheb at Thompson na pamagat ay Logical Analysis of Animal Communication. So noong pang dekada 50. So ang esensya daw ng purposive communication ay ang tagapagbigay na impormasyon ay nananatiling sensitibo sa
tumatanggap ng impormasyon. Kaya nakasipid dito, during sending and by modification of his sending shows that his behavior is in fact guided by intention or expectancy of achieving a particular behavioral effect in the receiver. So kagaya nung binabanggit natin, sa isang banda merong sender at sa kabilang banda ay merong receiver. At yung purpose, yung intention, yun yung tinatawag dito na expectancy. So maganda naman yung diwa, kaya lang pag inugnay pa natin ito doon sa mga susunod ay makikita natin kung ano ang pattern nito. So lagyan natin ng highlight at pinili ni Dr. Salazar na sa langguhitan yung pamagat ng libro ni Hebb at Thompson. So mga kilalang mga psikolohista, so mga nag-aaral ng komunikasyon at ng psikolohiya. So isang lumang sanggunian na raw at yun nga, 1950s pa to. So marami ng dekada ang nakalipas. So lampas na ng 60 taon nito ay ito pa rin yung classic na sanggunian. So meron mas bago, meron mas updated, pero ito pa rin yung pinili. So dahil luma sanggunian, paano natin ikukumpara yung pantao at yung panghayop? So yun din yung tanong ni Dr. Salazar dun sa binigay na pakaulugan ni Dr. Isagani R. Cruz, ni Dr. IRC. Tapos, binigyan din ng higit na timbang ang pinagmulan ng impormasyon, yung sender. So, sa kanila nanggaling yung impormasyon. At, yung object o yung pupuntahan ng impormasyon ay kailangan daw kumbinsin para sumang-ayon. So, dalawang question mark. So, may pagdududa o merong katanungan dyan sa Dr. Salazar. So, ibig bang sabihin nito ay mas matimbang, mas mabigat, mas mahalaga yung sender, yung tagahatid ng impormasyon kaysa dun sa receiver o tumatanggap ng impormasyon. So, lumalabas dito parang merong primacy o merong mas mabigat na timbang ang sender o yung tagahatid ng impormasyon. Pero meron naman mga sources o mga text kagaya ng matatagpuan natin sa The Atlantic, a University of Texas Communication brochure on its advertising says, for example, advertising students concentrate on purposive communication. Their ethic is the mutuality of interest between seller and consumer, business and public. So pinangalanan dito o sino ba yung taga-padala at sino yung taga-tanggap. So sa kaso na to, sa konteksto ng advertising, ng commercial, sa business, yung taga-hatid o taga-pagpadala ng impormasyon ay yung seller at ang taga-tanggap naman, ang receiver, ay yung mga consumer. At kinukumpara din yung seller bilang pribadong interest, business, at yun naman mga consumer ay pampubliko. So tayong lahat yun kasama sa public. So meron din binanggit si Jean Kilborn. Sabi niya, when I was starting out, it took a while for me to convince even feminists that this was a serious issue. Because feminists would say, look, we're dealing with important issues like violence and equal pay. And we don't have time to worry about the image of women in advertising. But my point was the image of women in advertising has an impact on all these things. The objectification of women leads to violence and stereotyping of women make it less likely that women will get equal pay and decent jobs. So sa isang feminista na nahibaka din sa mga kapwa din yung mga feminista na naniniwala na dapat bigyan ng pantay o hindi man mas mataas na pagtingin ng mga babae. So hindi masyadong pinansin yung kanyang mga ideya nung panahon niya na tingnan ng mas mabuti yung mga advertisement, yung mga commercial na ginagawang object. So yung objectification dito ng mga kababaihan ay
ang nangangahulugan na yung mga babae ginagawa na lang mga bagay, yung kanilang maimahe ay para mga object na pwedeng baguhin, depende kung ano ang naisin ng mga mamimili o yung mga consumer. At syempre, yung mga mamimili ay mga lalaki, yung nasa puder, yung merong kapangyarihan. Pero lumalabas na yung unang issue tungkol sa violence at equal pay ay lalabas din at magmamanifesto sa mga advertisement at mga commercial. So iniwasan, pero sa bandang huli, doon din naman pala ang tuloy. So meron din tayong makukuha, nakapakipakinabang sa Wikipedia, nakalagay dito, the emergence of development studies as an academic discipline in the second half of the 20th century is in large part due to increasing concern about economic prospects for the third world after decolonization. So kaya nga kanina binabanggit na merong pag-uugnay sa lokal at sa global. At ang Pilipinas bilang lunan nito ay dumaan din sa proseso ng kolonisasyon at umabot din naman sa proseso ng pagdidekolonisa o decolonization. So pagbalikwas, pagtalima sa mga colonizer. At dito pinanganak o umusbong ang development studies. At pagkatapos ng proseso ng decolonization ay nagkameron ng araling pangkaunlaran o development studies. So tandaan natin yan kasi sa Pilipinas, isang pioneer sa development communication si Nora Cabral. At para kay Nora Cabral, development communication is essentially the use of communication to promote social development. At nakalagay ito sa USAID Communication, Participation, Contents, and Social Change. So talagang sinasite nila ang isa sa pioneer na Filipino tungkol sa development communication. So dagdag pa, development communication approaches are employed by humanitarian, development, and government agencies to improve access to information and promote shifts in attitudes and practices at the individual, family, and community levels. The World Bank has noted that development communication initiatives can serve to establish conducive environments for assessing risks and opportunities, disseminate information, induce behavior and social change. Development communication includes a diverse array of approaches including information dissemination, education and awareness raising, edutainment, community mobilization, behavior change communication, social marketing, advocacy, communication for social change, and participatory communication. So ilan lang yan sa maraming naiambag ng development communication sa development work, sa advocacy work, sa mga ginagawa ng mga non-governmental organization at ng mga aid organization katulad ng USAID. So ito si Madam Nora Cabral at matagal siya nagturo sa UPLB at marami din siyang libro tungkol sa development communication. Kung pasisimplihin ang ugnayan ng development communication sa purposive communication para kay Nora Cabral ay ang development communication ay purposive communication. Dahil ang development communication ay goal-oriented. So meron siyang goal, meron siyang objective na pupuntahan. At panguli, ang development communication deals with two types of audiences. Communication scholars, experts, and professional. And number two, the people. So hindi lang mga academician yung nasa loob ng paaralan, apat na sulok na silid aralan, kundi yung mga mismong tao sa komunidad. So meron din na nagsulat, si Kenneth Matuvu. Images like this have the racist insensitive thing about them that I cannot put into words. So hindi ito makukuha do sa
text, kundi mas makikita nyo doon sa picture. So makikita nyo doon sa imahe ay merong puti at merong mga bata na itim ang kulay ng balat. I think the refugee and aid problems are recurring because UN organizations and other aid organizations insist on hiring elite people who have been rich their whole lives to run these institutions. They don't know shit about anything. They have PhDs only, know how to write fancy papers and speak it in polite language, but know nothing about solving real world problems. The aid industry has been doing the same thing forever and is showing no sign that the refugee problem could ever be solved in the future. So 2017 ito, totoo pa rin to sa taong kasalukuyan sa 2020, nakita nyo yung mga Rohingya at nakikita nyo kung saan sana sila napunta. So galing sa Bangladesh, sa South Asia, at nagpunta na sa Southeast Asia, pero problema pa rin siya. At mukhang hindi mabibigyan ng solusyon o alternatibo to ng mga expert ng mga consultant. So ito yung larawan ng development. So dati, may kapayapaan, may kaayusan yung ating mga ninuno. Tapos ngayon, ang nangyari, nabigyan na sila ng mga trabaho, nabigyan na, nakapag-aral na, meron ng industriya, ay mukhang lalo silang naghirap. So merong video na sikat noong dekada 90, so pwede nyo din itong panuorin bilang reference, pero hindi ito yung example ng ating video ethnography, kaya pwede nyo naman itong hanapin sa mga streaming platform katulad ng YouTube. So panuorin nyo na lang. So, yung kwento ng pelikula ay kwento kung paano nalinlang o paano naloko o paano napapaniwala sa hiwaga ng brand ng inumin. O kahit anong brand. So, example lang itong brand na to. So, meron din na comic strip. Now that we've destroyed your country, you can pay us to rebuild it. We accept natural resources like oil as payment. So, familiar ba ito sa atin? So, pagkatapos wasakin ay tayo pa magbabayad sa kanila. At ang kapalit ay mga minerals. So, hindi lang langis, kundi kahit ginto o copper o anuman mahalagang mga minerals. So, bilang pagtatapos at pagbibigay ng conclusion, ito yung itsura ng traditional na komunikasyon. Medyo one-sided, isa lang yung tagapaglahat at marami siyang pinagagalingan na datos, karanasan, impormasyon, kasaysayan at kaalaman. Samantalang yung tagatanggap ay walang kapareho ng mga resources ng mga nagpadala. So, maliban doon sa nabanggit na kanina, ginawa na lang na manunulat yung sender at ginawang mambabasa yon receiver. At sa gitna, yung proseso ng komunikasyon. So, familiar ba tong imahe na to? So, ito yung public school system at si Uncle Sam at kung paano tayo tinuruan ng mga katutubo na maging kapareho ng mga puti. So ito yung unang panahon, ito yung mga kolonisador natin. Sa ngayon, iba na yung ginamit sa pagkokolonisa sa mga katutubo. Eh ngayon, tayo na rin ang gumagawa kung anong ginawa sa atin ng ating mga colonial masters, sa ating mga kapwa katutubo. So kilala nyo ba to? Si Kuya William. Si William Shakespeare, sabi niya, "You have lived long enough without me. Surely you can make interpretations without putting words in my mouth." So ang dami-dami na nakapanood ng kanyang play. Alam na alam niyo kung ano yung mga sinulat niya ng mga soneto, mga love poems, mga drama. Pero yun natin interpretation ay
hindi sa kanya. Meron siyang intention, pero nung nabasa ng mga scholar at mga critic ay iba na yung kanyang paliwanag. Ito naman si Kuya Roland Barthes. So sabi ni Barthes, to restore to writing its future, we must reverse its myth. The birth of the reader must be paid for by the death of the author. So siya yung nagsulat ng artikulo na The Death of the Author. So katulad ng modelo natin kanina ng komunikasyon, merong sender na ang tawag natin ay manunulat at meron din receiver ang tawag natin ay mambabasa. So ayon kay Barthes, yun daw hinaharap ng pagsusulat ay babalik lang kung babalik na rin natin ang mito na yung reader, yung mambabasa, ay kailangan tubusin ng kamatayan ng author. So sabi nga ay the author is dead. At sabi naman ni Nietzsche ay God is dead. So kailangan ay nasa sarili na natin disposition o interpretation kung ano yung ating nabasa. Hindi yun intention ng may akda o yung author. Si Tito Shakespeare ulit. Kahit wala na si Shakespeare, yan, that's how you live forever. Magiging immortal ka pag ikaw ay manunulat. Dahil yun yung binabasa, kahit matagal ng patay, yung may akda ay may sarili na tong buhay. So ano ang tunguhin ng kultural na malayuning komunikasyon? So maging pantay yung tagapagpadala ng impormasyon at yung tagatanggap at parehong merong proseso ng palitan na nangyayari na parehong merong sapat na datos, karanasan, impormasyon, kasaysayan at kaalaman na maaari natin ibahagi. So yun ang nais natin na tandaan pagdating sa kultural na malayuning komunikasyon. Kung noong first year pa ang ating mga BA communication dito ng mga estudyante, sana ay natatandaan pa rin natin yung mga leksyon at makita natin kung ano yung maaari natin magamit sa new normal, sa bagong kadawyan, sabi nga nila. So, meron pa ditong isa pang slide. Ito yung bagong pamamaraan na pwede natin gamitin para sa ating unang hati ng semestre. Ang ating semestre ay 14 lang na linggo. So yung 14 na linggo na yun ay meron pa rin midterms at meron rin pa rin finals. So yung week 7, so kailangan natin magpasa ng konsepto kung ano yung gagawa natin ng video ethnography. At magsisimula yan sa pamamagitan ng pananaliksik. So kailangan natin ng pamamaraan at paraan kung paano tayo magsasagawa nito kahit tayo ay nasa loob lang ng bahay na hindi tayo lumalabas. So lalo ngayon na naibalik na sa general community quarantine ng ating lalawigan, so kailangan ay mag-ingat pa rin tayo at huwag tayo magpa-kampante. So kahit nasa bahay tayo ay maaari pa rin tayo mag-aral at maka-agapay sa ating mga gagawin. So ito yung ating bagong matututuhan sa kultural na malayuning edukasyon at ito din yung aking ni-look forward to dun sa amin 5 na retooling kay Dr. JTS, kay Joseph T. Salazar ng Ateneo de Manila University. Ito yung bago sa akin at nais ko na ibahagi ito sa inyo para meron kayong idea kung paano nyo gagawin ang inyong mga deliverables sa 7 linggo ng semestre. So yung material sociology ay iba't ibang disiplina at napapanahon ito dahil ang ating ecosystem ay Internet of Things. Tayo ay nasa Education 4.0 na, bagamat nasa VUCA tayo na daigdig na volatile, complex, ambiguous, at uncertain, ay tayo ay konektado pa rin dahil sa internet. So kahit tapos na magsalita, na-record ko na to, na-upload ko, ay maaari niyong panuorin ito sa susunod. So meron yan
proseso. At kasama na dyan sa proseso na yan yung ating pag-aaral, ang ating pagkatuto. So yun, saan galing ang material sociology? Sa iba't ibang mga disiplina. So hindi ito mga patay. So ito yung disiplina ng archaeologiya. So arche, yung mga luma. So may kinalaman to sa pagpuhukay. So pag-excavate kung ano yung nasa ilalim. So natatabunan. Kaya kailangan natin tanggalin yung mga layer, yung mga nakatabon para makita natin kung ano yung nasa ilalim. So maaari din natin magamit sa material sociology yun. Disiplina ng anthropologiya. So anthropocentric, anthropo. So mga tao, mga human beings, mga homo sapiens yung pinag-aaralan. At syempre yung mga tao may sariling kultura. At yung kanilang kultura ay maaaring material at immaterial. So tandaan natin yung mga aral mula sa archaeology, yung luma, yung nasa ilalim, yung kailangan hukayin, at anthropology, yung mga gawa ng tao, yung mga kultura, mga practices, kaugalian. At maaari din tayong kumuha sa sosyolohiya. So yung paggawa ng mga lipunan, mga grupo, at kung paano pag-aralan. So sabi nga ni Niklas Luhmann, isang sociologist, ang pag-aral ng sociology ay second order na observation. Inoobserbahan natin kung paano ba mag-observe ang mga tao, yung mga grupo ng tao, paano ba sila tumatanaw, ano ang kanilang pananaw sa sarili nila at sa ibang tao. So, maliban sa archaeology, anthropology, pwede din na sociology, kahit ang political science, lalo na sa panahon natin ngayon. Ang West Philippine Sea ay pinag-aagawan, maraming claim sa karagatan, at kung ano yung matatagpuan sa ilalim nito ay mga likas na yaman natin ay pinag-aagawan ng mga iba't ibang gobyerno, at makakatulong kung alam natin kung paano nag-ooperate o paano gumagana ang politika, at kung paano nagdedesisyon ang mga tao at ang mga pinuno, lalo tigit. So kahit sa management o pangasiwaan ay maaari din. So management studies, mahalaga sangkap din ng material sociology. So higit pa dun sa antro, sa archeo, kahit polsay ay mahalaga din yun, management studies. At iba pa at marami pang mga disiplina katulad ng kemika, humanidades, batas, psikolohiya, sining, araling pangkapaligiran, pisika, pilosopiya, panitikan, meteorolohiya, geografiya, araling syudad, urban studies, economics, disenyo industrial, agang pantao, komunikasyon, agrikultura, medisina, at marami pang iba. So, hindi kaya masyadong chapsuy o halo-halo itong material sociology. So, medyo nakaka-overwhelm sa simula, pero pag hinimay-himay nyo na, so baka mas angkop na talinhaga ay salad kesa sa chapsuy. So, alam nyo ba sa Marinduque ay mayroong lugar na yung mga tinatanim o yung mga produce ay pang chapsuy, pero sa ibang lugar naman ay pang salad. So, anong pagkakaiba ng chapsuy? So, hindi nyo na masyadong makita yung mga ingredients, yung mga sangkap, kasi naghahalo-halo na siya. Para siyang melting pot. Pero pag salad, kita nyo pa rin kung saan galing yung mga sangkap o yung mga ingredient. So, ganito ba ang ating loob ng bahay? Ang dami-daming mga object, ang daming nakalagay sa altar, sa paminggalan, sa refrigerator, kahit sa aparador. At may tao pa na para malulubog sa kanyang mga gamit. So, ganito tayo mag-aaral ngayon, nasa harap na lang ng screen. At ganito na rin tayo magturo ngayon, nasa harap din ng screen. Dati ay laruan lang natin yan o pampalipas oras, pero ngayon ay ito na yung normal. So, ano ba ang material sociology? So, ang material sociology ay binigyang pagpapakulugan bilang pagsuri sa kahulugan ng isang obyeto mula sa mga poster na nakasabit sa dingding,
collection ng mga CD, DVD, o libro, laruan, damit, pagkain, ang mga gamit, panligo, gamot, mga santo sa altar, at iba pa. So kaya ako kayo binigyan ng mga readings tungkol sa material sociology, katulad nun kay Arjun Apudaray na Life of Objects. So pwede nyong makita yun kung ano yung kanyang practice bilang anthropologist sa pag-aaral ng mga objects o ng mga objeto. So mas mainam ito kung makapagbigay tayo ng mga halimbawa. So ano ba yung halimbawa ng mga material sociology ng mga paksa o pag-aaral? So ito, maaari natin itong gawin, pagpapakilala ng sarili o suhitibidad gamit ang mga kasangkapan. So medyo tongue twister, no? Pero subjectivity lang naman yung suhitibidad na yan. So kung meron objeto, meron din suhitibidad o subjectivity. Pwede din ito, dokumentasyon ng personal na gamit at paggawa ng database na magdidetalye sa bawat isa. So kung marami tayong time, nasa bahay lang tayo, so pwede natin gawa ng database lahat ng mga personal na gamit natin at idetalye bawat isa. So kung hindi yan ang inyong kursonada, maaaring ganito o malapit dito. Maghanap ng mga bagay na madalas gamitin sa tahanan. Saliksikin ang lahat ng hilaw ng material na ginamit sa pagbuo nito at kung paano nagsasama-sama ang mga ito sa paggawa nitong bagay. So, ibig sabihin, kung paano nabuo yung mga produkto, kung alam nyo yung segment sa Discovery Channel na How Do They Do It, so parang ganito yung mangyayari. Pero syempre, video yun. At nagsisimula yung video sa script o sa plano at yun yung gagawin natin. Manood ng 5 pelikula o makinig sa 5 awit na nagtatampok sa isang espesipikong bagay sa bahay, itala kung paano ito binibigyan ng kaulugan sa mga naturang pelikula o awit. Tingnan kung paano ito isinasali sa pagkukwento at pansinin ang pamamaraan kung paano ito kinukunan, iniilawan at o binibigyan ng tinig o tunog. So maganap daw ng mga pelikula at ng mga kanta at pag-aralan kung ano ang mga kahulugan nito at kung paano natin ito bibigyan ng sarili natin na interpretasyon. So para din makatulong at kung meron naman tayong internet access na dito yung mga link. So ito yung mga example. So pandemic objects, so madaming objects. So ang ginawa ay curate, nilagyan ng mga label at pinaliwanag kung bakit mahalaga itong mga gamit na to. So hindi naman ito yung unang beses na nangyari ito. So bago pang coronavirus ay meron ng influenza noong taong 1918. So bago pa maging ganap na lalawigan ang Marinduque na hiwalay sa Quezon ay nauna na itong epidemya ng influenza bago pa ang ating pandemic sa kasalukuyan. So maaari nyo yung mahanap sa archives.gov at ito yung link para dyan. So kung gusto nyo din mag-aral ng mga datos, mga sinupan o mga archives, so nasa internet na yun iba at digitized na. So meron din nasa Silid Aklatan pero digital na at meron din silang archives. So, ganun din. Meron din para lang sa influenza o flu. Ay ngayon, may bakuna na. Pero ang COVID ay ginagawa pa lang. At meron din mga pamantasan na ganito yun ginagawa. Library Guide, Archives and Special Collections. Pero ang isa sa nakakuha ng akin attention dito ay yun isang output na libro ng isang photojournalist na si Peter Menzel. So, ginawa niya ng mga portrait yung iba't ibang mga pamilya sa buong mundo. So, sa mahigit na 30 bansa. At ito yung mga napili na ipakita din sa amin ni Dr. Salazar. Ito ay sa US, sa Texas. Nilabas nila yung gamit, nilagyan ng ilaw, at tinampok nila kung ano yung mga mahalagang mga bagay sa kanilang loob ng bahay. So, makita nyo kung ano yung mga gamit at ano yung interpretasyon natin dito. So, maikukumpara natin yan sa isang pamilya naman sa Bhutan
So, tingnan nyo yung kanilang bahay at ano yung kanilang mga object. So, napaka-maximal ng nasa US, samantalang dito ay minimal naman. At hindi sa bilang o sa dami ng kanilang object makikita yung halaga o yung bigat o yung kahulugan ng kanilang mga buhay. So, tingnan din natin sa Africa naman, sa Mali. So, makikita nyo, kahit ang kanilang bahay ay ganito lang at ang kanilang mga object sa bahay ay kukonti, pero ito yung mga mahalaga sa kanila. Mga imbaka ng pagkain, ng tubig, mga lusong. Yan yung mahalaga para sa kanila. At kung ikukumpara naman niya sa bahay sa Japan, ito, hindi mo na halos makita yung tao sa dami din ng kanilang gamit. Mga appliance, mga electronics, mga anik-anik at mga abubot. So, meron din mas nauna siyang ginawa, What the World Eats. So, si Peter Minsel pa rin to. Ano yung mga kinakain ng mga tao. So, magugulat kayo sa kanyang mga ginawa. So, ito ay mga gawa naman ng mga estudyante ni Dr. Salazar sa Ateneo. At ang instruction niya ay i-catalog, i-tala, i-dokumento kung ano yung laman ng kanilang aparador. At iba-iba din ng pamamaraan ng pagtalakay dito. So, makukumpara niyo yan at pwede niyo yan makita na kasama ito doon sa atin na courseware. At meron din mga reflection o pag bubulay-bulay tungkol sa laman ng kanyang aparador. So, ito yung pangarap, pero ng ilan sa atin, walk-in closet. Iba naman, ay dami-dami naman mga trench coat o mga jacket na hindi naman magagamit sa isang tropical na bansa katulad ng Pilipinas. So, kung ayaw nyo mag-picture, pwede din kayong mag-drawing at pwede nyo lagyan ng code ng mga kategorya. So, maaari din ito, kagaya na nabanggit na kanina, yung mungkahi, ano yung mga sangkap at saan ito galing. So, pwede din yan exercise. So, ito, mga poster, mga buttons, mga records, mga koleksyon. So, ang maaari nyong tingnan ay, yan, yung supply chain. Saan ba galing ang isang ordinaryong t-shirt at kung magkano ito? So, saan galing yung 29 pounds? So, galing ito sa retail, galing sa kita, sa halaga kung paano ito ginawa, paano siya na-transport, at ano yung mga dinaanan ito ng mga kamay bago siya makarating sa tindahan. So, maiugnay natin ito doon sa pinagmulan, doon sa mga sweatshop, sa mga factory, at kung paano kumikita yung mga kapitalista. Dahil lang sa isang t-shirt ay ayan, kumikita sila. Makita nyo kung ano yung breakdown. Kung sino yung malaki at sino yung kawawa. So, saan galing yung mga damit at saan kasama ang mga mamimili? So, inuugnay dito kung saan ginagawa ang mga bansa. Kung saan ginagawa yung mga damit. So, dito sa 10 bansa na to. So, pwede kayong gumawa ng infographics na ganito. So, pwede din ganito. So, meron halaga, merong porsyento, merong bayad o kapalit. So, kung alam nyo tong brand ng t-shirt na to, ay yan, marami din mga nagre-reklamo dyan. Pero, meron din katutubo. So, katulad nito sa paggawa ng palaspas. So, hindi lang tuwing Holy Week, meron palaspas. So, ginawan talaga nila ng documentation, ano yung proseso ng paggawa ng palaspas. So, pwede din ganito. Tama-tama, ang Marinduque ay nagdiriwang ng sentenaryo. So, pwede gumawa ng kasaysayan gamit ang 100 na object. So, ito yung website ng BBC, ng British Broadcasting Company. At yan, ang usong-usong sakit ngayon, cancer, pero ginawa ng sariling biyografiya o talambuhay yung cancer. Hindi yung tao na meron nito, kundi kung saan galing yung cancer bago maging yun alam natin na sakit sa ngayon. So, ilan lang yan sa mga halimbawa na maaari natin magamit
bilang paghahanda sa atin na mga deliverables sa ikapitong linggo ng semestre. So, ikalahati na yan ang ating 14 na linggo ng pag-aaral, paglalakbay sa cross-cultural communication. At bilang pabaon sa inyo, ay ipapalabas ko itong video na to para meron kayong halimbawa, kasi ito naman ang ating itatampok sa huli. So ito ay gawa ng mga estudyante ng GDC, ng Graduate Diploma in Cultural Education, sa kanilang subject na Cool Ed 207 o Media-Based Cultural Documentation. So panoorin natin to at maaari natin itong gawin na example sa mga susunod na gagawin natin. Undergo siya ng process yung pag-fermentation. Tuba ay galing sa niyog. Tuba sa ano yun? Sa niyog? Oo, tuba sa niyog. Yun na nagagaling po yun sa ano, sa niyog. Siguro ma'am doon sa ano, sa mismong loob ng niyog, siya lang pupunta. Saan po? Sa Ilayang Kawit. Sa Ilayang? Kawit, papuntang Kubus. Ah, sa ang bahagi po ng niyog? Swerte. Sa Puno po. Sa Puno. Sa may nakarit, di ba, yung may natubo doon, yung mga may hindi na may bunga. Basta yun ang alam ko. Sa Bulaklak. Sa Bulaklak. Tawag na suwi. Suwi yung ganyan, yung bago magpalaspas. Sa puso naman yun eh. Puso yun, di ba? Puso ng niyog. Puso. Ako po ay si Petronilo Marciano na isang mangangarit dito sa Pasikyo ng Buhaya. Magtutuba!
yun, na panood natin yung tuba-tuba paano ka ginawa. Siyempre, ginawa ito noong panahon na wala pang pandemya at hindi ko rin inaasahan na yung mga mag-aaral natin ay kailangan pang lumabas at pumunta sa area o sa field para gawin ito. So, maaari naman kumuha ng mga stock footage o gumawa ng mga panayam gamit yung mga makabagong teknolohiya. So, kailangan lang ng idea, ng konsepto kung paano ito gagawin at paghahanda at pananaliksik para magawa ito. Kaya muli, ang ating paksa ay cross-cultural communication. Ang inaasahan natin na output pagkatapos ng 14 na linggo na semestre ay video ethnography. At yung video ethnography ay kinakailangan na saliksikin at cultural literate at cultural sensitive yung ating gagawin na dokumentaryo. So sa tulong ng material sociology at ng media-based na cultural documentation, so kailangan lang pumili ng mga paksa at maaari itong gawin ng mga grupo ng mga mag-aaral ng BA Communication na third year na nahati naman na sa mga bayan-bayan. So pwede kayong pumili ng mga paksa na maaari natin itampok sa format ng video ethnography. So muli, binabati ko kayo ng buwan ng mga katutubo at mga museo at gallery ngayong buwan ng Oktubre. So saliksikin na natin kung ano ang maaari natin na magawa sa ating bayan, lalo tigit na ngayon ay sentenaryo ng ating lalawigan. So para sa COMELEC 3 o Cross-Cultural Communication, so yung plano na gagawin, yun ang ipapasa natin sa October 19. So, good luck sa mga grupo natin. Sana ay makipag-ugnayan kayo sa inyong mga kamag-aral at dun sa mga kaklase nyo na nahihirapan na kumonekta. At unstable ang internet connection. Pero dun sa mga meron naman connection, so tulungan natin sila. At yung walang connectivity, ay may nanda ako mga courseware. So ibabagsak lang natin sa ating mga MSC branches. Sa Santa Cruz, sa Torrijos, tsaka sa Gasan. So yun lang, paalam, ingat tayo palagi at masayang pagsushoot at pagsusulat sa susunod. So manatili tayong ligtas at nasa loob ng bahay.